Congressman Richard Gomez, isusulong ang pagbabalik ng death penalty. Ito po ang video. Marami po ang nagsasabi na dapat o ibalik ang death penalty. Sunod-sunod po ang kidnapping. Mga batang babae po ang target. Kahapon may apat na bangkay sa Rizal. Yes. Natagpuan sa loob ng sasakyan. Walang mga pagkakakilanlan. Your thoughts on that, sir? Importante talaga na palakasin natin ang peace and order program dito sa bansa natin. No? We have to ask the Philippine National Police and together with the Philippine Army na rin, tumulong, no, para palakasin to, bantayan yung mga mamamayan. That's why ako, as your congressman, itinutulak ko talaga ang death penalty. Hindi lang sa drug traffickers, lalo na sa mga ganitong klase yung mga krimen. No? Dapat talaga ibalik ang death penalty. So, gaano kahalaga na magkaroon ng stigma, takot, yung mga kriminal na gumawa ng masama due to the imposition of capital punishment? Dito sa atin, pag hindi mo binigyan ng capital punishment, pag hindi mo pinalakas ang penalty, ganito ang mangyayari sa atin. No? Gagawa sila ng sari-saring kalokohan, papatay ng mga tao, senseless killings. So, talagang dapat ibalik ang death penalty. Otherwise, lalala ang sitwasyon, sasama, mas panatakot ang mamamayan. Kung meron pong treaty na bahagi ang Pilipinas that does not allow us to reimpose death penalty, pero mga banyaga ho yun. Yes. Dapat ba tayong magpadikta sa kanila? No. We are in Congress. We create the law. We amend the law or we repeal it. So, dapat dito talaga magsimula yung pagbago ng batas regarding sa death penalty. And so, we will push for it. I will be the one to push for it kung kinakailangan. Sir, ano ang mensahe ninyo doon sa mga masasamang loob na kesyo, parang malakas ang loob nila ngayon na gumawa ng masama? Ang pamahalaan ay nariyan, nakatutok, at sila ay talagang kakanain, sir, pag gumawa ng masama. The government is here working para mapalakas yung peace and order situation natin. Pero kung wala tayong batas na malakas, na hindi katatakutan ng mga pumapatay ng mga tao na gumagawa ng masamang bagay, magpapatuloy lang ito. That's why kailangan malakas ang batas laban sa mga pagpaslang, sa mga pagpatay.